Bayan, nilagdaan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte isang kautusan para gamitin ng gobyerno ang ating pong nuclear power bilang alternatibong pagkukunan ng ating pong enerhiya. Sa Executive Order No. 164, na nilagdaan itong Pebrero 28, nakasaad ang posisyon ng pamahalaan sa Nuclear Energy Program para sa aspetong pang-ekonomiya, lalo't patuloy pong pagtaas ang presyo ng langis sa world market. At kaugnay niyan, makakausap po natin si Engineer Peregrino June Fernandez Jr., isa po siyang energy economist. Engineer Fernandez, magandang gabi po at welcome po dito sa Mata ng Agila sa Net25. Magandang gabi, Vic. Tama ba, Vic? Alex po, Alex. Alex, sorry. Okay, Engineer Fernandez, unang-una po, sa inyo pong pananaw, bilang energy economist, napapanahon bang dapat po ba natin gamitin ang nuclear power bilang alternatibo pong pagkukunan po nating enerhiya? Yes. Answer is yes. And bakit po ninyo nasabi po yun, Engineer? Kasi po, wala tayong masyadong ibang alternative. Yung nahirapan na ho tayong kumuha ng funding para sa coal plant. And yun ho yung pinakamurang source ng electricity natin. Ayaw na magbigay ho ng kapital ang World Bank, ADB, and other lending institutions. Kaya ho, talagang kailangan maghanap tayo ng alternative source para dun sa base plant natin. At Engineer, handa na ba ho ba tayo na lisanin ho, at iwan na ho natin itong coal-fired na pinagkukunan po natin ng enerhiya, sir? Hindi pa ho. It will take 5 years to build a nuclear plant. No? Kaya matagal. Kasi mahirap po yung permitting yan. Ang pagkuha ng permit niyan, kukuha tayo sa international body. Kasi po, nire-regulate nila yung if you own isang bansa will own a nuclear plant, dahil ang waste ng nuclear plant, ito ho yung ginagamit ng nuclear weapons. Pwede nating oho. Kaya hindi basta-basta magtayo ng nuclear plant. Opo. So sa madaling salita, ang inyo pong suggestion ay buksan po itong nuclear power plant, yung pang inyo pong kagustuhan po, Engineer? Hindi po. Mas mura po na gumawa tayo ng bagong nuclear plant kaysa buksan po natin yan. Kasi ang illustration ko po dyan, nabanggit ko na dito sa programa na to, na para ho tayong mayroong kotse, na 1970s na kotse, at that time wala pa yung mga airbag, wala pa yung mga air brake system, yung automatic brake system. Ngayon, lalagyan natin ng mga safety features na yan, yung kotse natin, ay hindi ho mag-fit eh. And it looks awkward, at saka yung safety niya, it might be jeopardized. So, marami na ho kasing bagong safety features na sa mga bagong yung new generation nuclear plant. At kung ilagay natin sa up-to-date na safety features ng nuclear plant ang bataan, ay mas mura pa po na magtayo tayo ng bago. Ayun. Gaano katagal ho yun marirealize ito pong bago pong nuclear power plant dito po sa Pilipinas, kung sakali man? 5 years po. Ganun katagal? Oho. Kaya yung bagong administration, sino man na maging presidente, sa pag-upo pa lang niya, dapat umpisan na niya. Okay, Engineer, pag-usapan natin dito, dahil magkaiba ho ang mga opinion dito sa mga tatakbuhong pangulo sa atin. Meron ho may gusto at meron rin pong ayaw dahil nga may mga concerns with regards po sa safety. Dahil nga ho, napanood siguro ho nila yung pelikula ho ng Chernobyl. Para sa inyo, matutugunan ba ho natin ang issue po ng safety kapag meron ho tayong nuclear power plant dito sa ating bansa? Yes, Alex. I am very, very confident na hindi safety ang issue dito eh.
Yung nuclear plant natin noon, ako po ay isang bata pang engineer nung nandun ako, nasa Napocor po ako. Ginamit po kami na tignan ho yung mga safety features. Sabi niya, kahit na anong makita niyong mali sa planta, isulat ninyo. At no, so pumunta kayo, susulat namin kung makita mo yung crack na maliit dun sa wall. So we were able to compile 500 minor, mga kahit na mga bulbs na hindi umiilaw, mga ganon. Eh, after 1 week, ginamit po yun na hindi safe yung nuclear plant. Eh, it doesn't, wala hong connection sa safety po yun. So ang nuclear plant po natin ay very safe. In fact po, itong nuclear, itong Bataan, kung inoperate natin yan, mayroon siyang kasabay na nuclear plant sa Korea. Hanggang ngayon, tumatakbo pa. Oh. Twin sister niya yan. Kaya ang problema ng nuclear plant natin noon is how the contract was consummated. Kasi maraming corruption at that time. Yun ang hindi safety ang pinag-uusapan. Okay, at dahil sa sinabi nga ho ng Pangulong Duterte sa kanya pong Executive Order 164, ito po ay mostly para ho gagamitin po for the economy ho natin. At ang sabi ho, ang nuclear power plant ho, mas mura ba ho to? Paano magiging mura ho to, sir? Malayong mura ho ang nuclear plant. Kasi ho, kung inoperate natin yung nuclear plant sa Bataan, ang presyo niyan is nasa 20 centavos per kilowatt hour. Ang average price ng kuryente natin sa generation ngayon, nasa 5 pesos. Kaya napakamura ho. So ito'y makakahikayat ng iba pa mga investors. Dahil nga, kaya daw ho umaayaw po yung mga investors po sa atin, engineer. Dahil nga ho, mahal ang ating kuryente dito. Eh, dahil ang mahal po yung kuryente natin, hindi lang naman doon sa source. May number one po is there's really a lot of corruption sa ating energy sector, that's one. Number two, kaya dun dahil sa corruption, yung ating mga power plants ay ang mahal lang pagkatayo. Kung mawala ho yung corruption, medyo bababa po yan. Opo. Pati ho dun sa, sige po. Engineer, do you have a rough estimate ko magkano ho bang gugugulin po ng ating pong gobyerno para magtayo ho nating na nuclear power plant? Magkano pong kailangan dito? Ang isang, if you're talking of, let's say, 1,000 megawatt na nuclear plant, yun, nasa 5 billion po. Wow. Pesos po bang pinag-uusapan natin? Dollars. Dollars po yun. Ako, saan tayo kukuha ng ganun pong kalaking halaga para makagawa ho tayo ng nuclear power plant? Sa tingin ninyo? Marami pong mag-invest po dyan, yung nuclear plant na yan, kung ang gobyerno ay bibigyan niya ng guarantee na ito ay siyang bibili. Yung tinatawag na power purchase agreement, ang mag-gagaranti dyan ay ang gobyerno. Marami po. Mga ibang bansa po ay maraming pupunta rito at pero yan po ang kailangan gawin ng gobyerno. Siya yung pipirma ng tinatawag na power purchase agreement. Okay, panghuli siguro po engineer no Fernandez, gusto ko lang pong banggitin dahil nga ho yung pong bangayan ng Ukraine at Russia, inatake po ng Russia yung pong power plant po ng Ukraine. Ano po bang epekto nito sa tao kapag ito po ay sumabog o di kaya ay tinamaan po ng nuclear or anything na pagbomba ho dito sa lugar nila? Talagang catastrophic po. Ako. ang ano niyan. Kung naalala ho ninyo yung Chernobyl. Yeah. Nung nangyari po dyan, nag-leak. Ang buong Europe po naapektuhan. Pero po yung kung mga fire lang, may nangyari na rin sunog ng isang nuclear plant sa Amerika, sa Alabama. No? Yung Brown Ferry nuclear plant, hindi naman naapektuhan ho, hindi nagkaroon ng leak. And because of that,
Ito yung mga sinasabi kong safety features na idagdag sa mga nuclear plant. Nangyari ito kasi 1975. Yes. So, mga bagong nuclear plant ngayon ay napakaraming safety features. Na pagka nasunog, yung like automatic sinashut down yung reactor. Ang delikado po kasi sa nuclear plant, yung reactor, pagka yun ang nag-leak, yung tinatawag nilang meltdown, yan po ang catastrophic. Mm-hmm. Catastrophic talaga ang effect. Pero itong mga ganitong sistema, mga accidents na ganito, siyempre, gyera, hindi natin mana yan. Pero ang sinasabi ko po, Alex, alam po ninyo, ang Taiwan, mayroon ding nuclear plant. Kung may mangyari sa Taiwan na accident, apektado tayo. Oo. Oh. Hindi naman tayo nakikinabang sa benepisyo ng nuclear plant ng Taiwan. Pero we are sharing the risk of the nuclear plant of Taiwan. Okay. With that, Engineer Fernandez, maraming salamat po sa inyong panahon dito po sa Net25. Thank you, sir. Ingat po kayo. Happy weekend. Thank you, Alex. Salamat. Si Engineer Peregrino June Fernandez Jr. po, isa pong energy economist po natin.